Hi loves, welcome to my channel. My name is Gracie Papio. If you're new here, welcome. I do beauty related videos in this channel, but my husband and I are food lovers, so we also want to share our passion for food, our future adventures and future travels together. So in today's video, I'll be sharing with you yung mga products na nakabawas na naman po sa kaban ng ating kayamanan. Plus, I've got beautiful affordable dresses that I gotta show you, and I also have some new-ish beauty products and go green na items na nabili ko from an Instagram seller. And if you want to know kung ano ba yung mga products na to, please keep on watching. Alright, so let's kick this video sa mga products na nabili ko from Beauty MNL. And I'll be starting this video with the Roman Juicy Lasting Tint, which are this product. So actually, sale to nung nabili ko. I heard about this from Anna Kai. So she's raved about this product. Nire-rave niya tong products na to. Kaya, na-curious ako how this would look on my lips. Kasi sabi dito, diba, juicy lasting tint. Actually, hindi siya gano'n nag-last sa lips ko. After kung kumain, like, for example, nag-sip ka ng tea, or kuminom ka ng coffee, uminom ka ng something, there's a little transfer sa cup, tapos, nag-fade yung color sa lips. Then, after lunch time, kapag kumain na ako, kailangan ko na talaga siyang i-reapply kasi wala na talaga siya sa lips ko. So, nga pala, I got the shade Summer Scent. Itong pagka-orange niya, actually, hindi siya super orange na hindi mo siya masusuot. Actually, maganda yung pagka-orange niya sa lips. Hindi super, like, very orange na ang pangit tignan. Actually, yung pagka-orange niya, perfect lang siya for, like, everyday. Lakas nang maka-summer yung color. And yung finish din niya is yun nga, yung as the name itself, juicy. Yung may pagka-shiny siya na parang very healthy lang yung lips mo na glossy. Yung hindi yung glossy na malagkit sa feeling, hindi. Maganda yung pagka-glossy niya, maganda yung juicy yung lips mo kapag ginamit mo siya. And the next lip tint na binili ko is yung shade na Fig Fig. Alright, so itong shade na Fig Fig, I'll show you a swatch. Here is my arm. Arm nga ba ito, mahal? Ganda kong mag-swatch, di ba? So, yan siya. In all fairness, nag-iiwan to ng tint sa labi. Pero yun nga, hindi siya ganun ka-long-lasting. You'll have to reapply. Lately, nag-ginagamit ko siya every day. In combination with my other lip tint, which is this one. Hindi ko siya ipopronounce sa inyo dahil ibobutcher ko lang yung pagkakapronounce niya. Pero, yeah. Okay, so ito naman, kaya nagustuhan ko siya na magka-combine. Kasi, itong wine na lip tint is actually yung formula niya, may pagka-dry. So, pag ginagamit ko to alone, kailangan mo siyang i-workout ng mabilis sa labi mo kasi mabilis siyang mag-dry. Tapos ang tendency, dahil hindi ko nga siya ginagamit sa buong labi ko, nagkakaroon ng hindi siya nagiging even yung pagkaka-apply, nagiging patchy in some areas. So, kapag ginagamit ko to, ito muna ilalagay ko all over my lips. Itong Roman na Fig Fig. Tapos, ginagamit ko yung Wine Lip Tint in RD01 sa inner portion of my lips. Tapos, ini-spread ko lang siya using my finger, ini-spread ko lang siya sa inner part of my lips. Tapos, para magiging juicy lang yung effect. I'll show a picture somewhere on the screen na gamit ko siya. And, yun nga, super gusto ko yung effect niya dahil parang, parang juicy lang yung lips mo na parang, hello, I woke up like this. Like, ganun yung effect. Basta maganda siya, tingnan niyo na yung photo. I got Water Gel Lip and Cheek Tint in the shade Beshi. Right off the bat, I feel na ang very cool yung packaging niya. Sobrang appreciate ko yung may pagka-gradient effect niya. From orange tapos may pagka-red. Reddish orange din sa bottom. Sobrang cool ng packaging. I really love it. So, ang napansin ko lang naman dito sa Vice Cosmetics. Sorry sa mga fans ng Vice Cosmetics, pero hindi ko siya masyadong vet.
masyadong watery yung consistency niya for me na I end up eating it. Kapag nilalagay ko siya sa labi ko, de spread ko na, no? Dito muna sa baba. Tapos, napapansin ko, yung ngipin ko, kulay orange na din. Nakakain ko yung ano niya, yung Prada, kasi nga sobrang pagka-watery niya. Ayun. Pero I'll play with this some more. Maybe mali lang yung ginagawa kong technique. Let me know kung gusto niyo to and nagamit niyo na to. Paano niyo ba siya ginagamit? One more thing na binili ko sa Beauty MNL ay earrings. Medyo heavy yung eye makeup ko today. I played with my Jaclyn Hill Morphe palette. Very controversial ngayon si Jaclyn. Pero, I love that palette. Binigay yun ng asawa ko sa akin. Actually, ako bumili nun. Siya lang nagbayad. Thanks, my love. Ayan siya. I love this earring. Actually, nag-place ako ulit ng order na iba namang shade. Kulay pink naman yung binili ko. Pero, gustong-gusto ko tong earrings na to. Kasi parang very posh. Charot. Very posh siyang tignan. Tapos, ang ganda lang yung tignan sa tenga. Tapos hindi, kasi usually kapag nag-earrings ako, nangangati yung tenga ko. So far, kapag gamit ko, hindi naman nangangati yung tenga ko. Tapos hindi din siya mabigat sa tenga. Tapos yung quality niya, actually maganda yung quality niya for its price. Tapos hindi pa siya nag-tarnish. Let's go through naman sa mga binili ko sa iStop Eye Shops. So, una kong binili sa kanila is this one. So, ito yung binili ko. Oriental Echo Set includes wooden spoon, 4 chopsticks, and pouch. Yan. So, balik tayo. Yung binili ko, yung mas light na blue. Ang napansin ko lang dito, yung sa chopsticks na part, kasi mayroon siyang parang tali. And right now, nasira na yung dikit niya dun sa chopsticks ko. Kasi ginagamit ko siya sa office, yun na yung ginagamit ko. And so, tapos para very like ko yung ano niya, yung pagkakadesign niya. Parang may pagka-Japanese style siya na gusto ko yung aesthetic niya. Maganda siya. And then, one more thing na binili ko sa iStop Eye Shop, I'll show you sa kanyang feed, is, eto nga ba yun? Yan, so papakita ko lang sa inyo. Ang sabi niya dito, stop living in this planet as if there's still planet B. The future generations deserve a safe, healthy, and happy environment. Reusable straws and bamboo toothbrush available on hand. DM for inquiries. Somehow, I agree we need to do kung ano ba yung magagawa natin to help planet Earth. Anyway, so I got these straws. Tapos may kasama siyang pouch, like this one. So, may kasama siya na malaking straw, tapos yung maliit na straw na naka-angle, then yung brush, cleaning brush, yan, and then yung may spoon na straw. Tapos medyo angled din siya pagdating dito. Very good yung quality for its price. Okay siya. Go green, guys. Go green. And one more thing, binigyan niya ako ng freebie, which is a bamboo toothbrush. Thank you so much, Lalik, sa freebie. So, yan siya. Hindi ko pa ito nagamit. Magaan lang siya, guys. And maganda naman yung pagkakabuilt sa kanya. Tapos, feeling ko parang soft din yung bristles niya. Kasi ako, ayokong gumagamit ng mga matitigas na bristles. Kasi medyo sensitive yung gums ko. Nagbe-bleed siya. So, malambot siya, guys. Malambot yung ano niya, yung bristles. Alright. So, one more thing na binili ko pa sa kanila is tong cup na to. Yung, anong tawag dito? Reusable cup. Sabi dito, hey coffee lovers, we finally have the best reusable cup for your hot and cold drinks. Our fresh kettle cup is spill-proof, has a straw-friendly lid design, and most of all, it can store hot drinks for 4 to 6 hours. And guess what? They come in different colors, black, pink, green, blue, and red. Size is 12 ounces. DM for inquiries. Actually, maganda tong reusable cup na to. Very perfect siya na gift sa mga coffee lovers like me. Sobrang love kong mag-coffee. Like, every day, I have to drink at least 1 cup of coffee. Kahit na nerviosa ako talaga. Eh, maganda yung pagkaka-design niya. Very sleek. Actually, mas prefer ko na siya over my Mighty Mug ko. Meron akong Mighty Mug na meron siyang suction sa ilalim na pag nilagay mo siya sa on top of a flat surface, tas i-push-push mo siyang ganyan. I'll show a video na hindi siya mag-ano, hindi siya mag-tawag doon, hindi siya matutumba.
Pero yun nga, maganda yung maganda yung color ng black, maganda yung pagkaka-design niya. Yun very chic, very very classy tingnan. Tapos maganda din yung built, masabi mo na may high quality siya. Tapos hindi ka natalo sa price. Anyway, let's move on. Isa pa sa binili ko sa Philippines ay mga dresses naman. So, I'll be trying them on for you para makita nyo din siya for size reference. Actually, nabili ko siya sa Shopee.ph pero yung seller natin is si Fancy Yarn PH. And I actually love their dresses. Maganda yung quality except for one dress na binili ko. I'll show you later. Begin with the one that I love, which is this black dress. Yan, maganda tong dress na to. Maganda yung design niya. Medyo slightly na mainit lang siya sa katawan. Pero lately, nahihilig ako sa ano, sa mga wrap-around dresses. So, yun. Gustong-gusto ko to. Maganda yung ruffles niya sa bandang baba. Here. Maganda yung ruffles niya sana. Kaya lang, dahil ano siya, yung parang maiksi siya ng konti sa harap din sa likod is sobrang haba. Sobrang haba na siya. Eh, for 11 lang ako, guys. Hindi pa ako umabot ng 5 feet. So, 4'11 lang ako. So, medyo, hindi naman siya sayad sa, ano, sa lapag. Pero, malapit na. Malapit na siyang sumayad sa lapag. Ganun siya kahaba. Tapos, 370 pesos lang siya, guys. Guys, 370 pesos. My God. Ang mura. Dito naman sa green dress. Yun. Yun ang puna ko lang dito. Nag-nis-nis na agad yung kanyang tela. Pero, take note guys, may lining siya sa loob. Like here, sa may bandang chest part, mayroon siyang lining. Hindi siya manipis yung tela niya. Maganda yung ano niya. Maganda yung quality niya kasi may lining pa. Ayan siya. So, if you can see, nagnis-nis na agad yung tela niya. Hindi lang siya bandang sa chest part. Meron pa ibang part ng dress. Pero, shinave ko lang siya. Gumamit ako ng pang-shave. Tapos, ginanon ko lang siya para mawala yung pagkanis-nis niya. At, di ba yung sa skirt, ganyan. Konting hangin lang. Pagka gumana na, kita na agad yung ano mo. Yung kaluluwa mo sa loob. Sa mga in-order ko, this is my least favorite. Actually, hindi ko pa siya nasuot. Like, look at that. O, diba? Ito may pagka, may pagka violet blue. Then, this one is like dark blue. Tapos, pati ito. Dito sa may bandang harapan, itong part na to sa chest area, iba yung color niya than the rest of the tela. Ito din ata. Ito. Ay, hindi. Yes. O, pati ito, iba yung color niya. Ito, nagmamatch. And, this one, nagmamatch din. Pero, this one, yung nasa baba, iba na yung tela niya. Maigsi siya masyado. At the back. So, dahil siguro, ewan ko, dahil malakalang puwet ko. Pero pagka konting gumanan ka lang, konting yuko mo lang, girl, kita na yung kaluluwa mo, girl. Yun, I'm so disappointed lang dun sa item na yun. Pero the rest, okay naman siya for me. Yung isa ko pang dress na binili, actually, hindi na siya umabot sa akin. Kasi nung dinala siya dito ng pinsan ko, nung pagkakasukat ko sa kanya, mukha akong suman. So, binigay ko na agad yun sa pinsan ko. So, next one is spaghetti strap. Na may tassel sa ilalim. Ito naman, very summery yung kanyang tela. And yun lang, masyadong mababa yung sa kilikili. Like, nandito na siya. Kita na yung bra kapag sinuot nyo to. Pero yun, medyo manipis yung tela nito, guys. Last but not the least is this blue na ano tawag dito? Spaghetti strap ba? Spaghetti strap yung alam ko eh. So, eto naman, very summery din yung ano niya, yung vibe niya. Yun lang, yung tela nito, medyo mainit. Yung parang pag pinagpawisan ka, kumakapit yung pawis mo dito. Tapos, yun, malakit na yung feeling mo. Is may lining din siya sa loob, guys. Dito sa may handang harapan. Tapos, ang problema ko din dito is masyado siyang mahaba yung kanyang tali. Like, if normally ganyan siya, kita na yung, ano, dito na siya agad, oh. And that's it for the clothes.
Alright, so that's it for today's video. Thank you so much for watching. If you haven't subscribed already, please consider subscribing by clicking the subscribe button down below. And follow me in my social media platforms, Instagram, my name is Gracie Papio, and the Facebook page, Makeup by Gracie Papio. I hope you enjoyed today's content. Thank you so much for watching. I hope I'll see you again on my next one. Goodbye. By the way, FYI, I've got new hair color. Kinulayan pa ako ng asawa ko. Because medyo nagsawa na ako sa blonde and I wanted to have like parang dark blonde naman for a change. Also, one more thing, my aunt gave me a haircut and I really love it. Kung yung ends kasi ng hair ko is very dry na kasi sa pag-color ko. And, ilupitan niya ako. So, my hair is, I got new hair and new haircut. For free. Bibili ko lang yung products na pang hair color pero the rest yung service is free.